Hello mga Lodi Cakes! Ang pag-uusapan naman natin ngayon is aqua prediction. And katulad nung ginawa natin sa plant, tail and back pa lang ang kaya nating i-analyze dito. Punta na tayo. So, sa aqua cards, basics, di ba? Usually, saan ginagamit yung aqua? Usually, pang damage to. O kaya, maganda din tong gamitin na pang mid para sa sustain nung team para huli, matagal bago ma-burst or madating yung nasa back lane mo. And others, makikita natin sa mga cards ngayon na meron ng capability na i-attack yung all. So, malamang, isa to sa mga i-consider natin pag magbubuo tayo or pipili nung aqua team. So, pag-aralan muna natin. Punta tayo dito sa mga tail cards na ito, kung maaalala nyo, meron tayong video para sa discussion ng lahat ng tail cards across all the Axie classes. Similarly, meron tayong back cards across all the Axie classes. So, balikan muna natin si tail para sa aqua. Kung maaalala nyo last time, pinag-usapan natin itong 2 energy usage ng koi. Maganda siya, high damage, pero ang usage niya ay 2. So, kailangan pag-isipang mabuti ano ang combination na magandang gamitin. And then, si Nemo, 0 pa din yung energy usage niya, pero wala siyang attack, wala siyang defense, pero meron siyang mga passive abilities. Nakasama doon ang draw 1 card, gain 1 energy, and banish. So, hindi natin alam ano yung ibig sabihin ng banish na yan. And then, merong tadpole na 65 yung attack niya and nagsha-shuffle siya ng 1 jinx into sa opponent's discard pile. Meron ding Ranchu na 2 yung energy usage, 50 yung damage na nadideal niya. And eto guys, attack all enemies. At the same time, meron pa siyang apply weak for 2 turns. So mukhang maganda din itong card na to. Yung next naman is yung Navaga, na kapag siya yung unang tumira, magdi-deal siya ng 15 more damage. So, 70 plus 15 equals 85 kaagad yung magda-damage niya. And at the same time, 1 lang yung energy usage niya. So, kung makaipon ka ng dalawang card nito, pag hiwalayin mo yung tira, meron kang 85 plus 85 equals meron kagad 170 na damage dun sa kalaban. And of course, sa tail card, last is si Shrimp. Usually kakabito ni Shrimpinator, pero this time tingnan nyo, maganda to kasi ang high na nung damage niya. Dinalakan na niya sa likod para i-attack yung kalaban na supposedly damage dealer ng kalaban. Tapos 70 pa yung ida-damage niya doon, na dati nasa 25 lang. So kailangan pag-isipan ano ang magandang tail card na i-combine dito sa mga back card. So sa back card naman, nandito si Hermit, na ang primary goal pa din niya is to target, eto ngayon nagbago to, target any ally and negate 1 next attack on targeted ally. So kapag tinira ba yun ng 85, ibig sabihin ba yung kalaban, yung magkakaroon ng bawas na 85 sa life? Or madadagdagan ka ba ng 85? Hindi natin alam kung alin dun sa dalawang magiging impact niya. And then next is si Blue Moon na 60 yung damage and magdodraw pa siya ng 1 card. Ang next naman ay si Goldfish, 65 yung damage, and kapag siya yung nauna, magdo-draw siya ng 1 card. So, kailangan talagang pag-isipan ano yung combination na tingin mo babagay dun sa ibang members mo sa team ng Axie mo. And then, itong si Sponge, this is primarily defense yan, kasi 60. And target any ally, next turn, apply 5 damage boost to shielded target if its shield is broken. So, mukhang maganda din to, pero again guys, depende sa kung ano yung purpose nung ibinibuild mo na aqua. And then, Anemone, so meron tong 50 na damage. Tapos, kapag ginamit mo pa itong card na to, meron ka agad siyang heal 20 HP. And last but not the least, si Perch. So si Perch, 2 ang energy usage niya, 30 ang damage niya, pero tingnan nyo guys, deal 4 hits and prioritize target with lowest HP. Dati kasi itong si Perch, para magamit niya yung prioritize target, kailangan may kasama pa siyang 2 additional cards. Ngayon hindi na. Pwede mo talaga itong pangpatay. Kaya kung meron kang Perch, tingin ko maganda talaga to, gamitin mo siya dun sa kapag meron ng mahinang kalaban and ipang burst mo na siya kasi 30 tapos 4 hits, 120 yung tingin ko na magiging attack nito. So ngayon na na-refresh na kayo kung ano yung tail and back cards ng aqua, tingnan natin ano ba yung magandang gamitin. So dito sa slide na to, pinagsama-sama ko lang muna ano yung mga attack, primarily attack cards, ayan. So nangunguna dito si Koi na may 120 damage pero 2 yung energy usage. So kailangan nyo itong balansehin. Si Tadpole naman, 65 ang damage
And meron siyang additional passive na ability, which is nagsashuffle siya ng 1 jinx. Si Ranchu na 50 yung damage na ididil niya sa lahat ng enemies. And mag-a-apply pa siya ng weak for 2 turns pero 2 din yung damage. So mukhang pagpipilian natin dito kung damage ang gusto mong i-build is itong si Koi at itong si Ranchu. Pero kapag meron kang Ranchu na card, syempre una mo itong ititira dapat. Kasi all enemies ang tatamaan sa kanya. Kasi kung dun mo to sa panghuli ititira, medyo malulugi ka. Kasi hindi na sa halip na 150 ang damage dealt mo dun sa tatlo. Kasi 50, 50, 50. Magiging dalawa na lang kung dalawa na lang kalaban or isa na lang na 50 kung isa na lang yung naiwan na kalaban. So, kailangan una ititira mo agad to kung ito yung napili mong card. And then, of course, si Navaga. 70 ang damage and kapag initial yung 15 more damage. Ito, si Shrimp, nilagay ko sila dito kasi hindi ganun kalaki yung damage nila. Sorry. Ito, malaki din ang damage nito kasi kaya niya mag 85. Pero ito, may passive kasi ito na Jinx. And inihiwalay ko muna si Nemo kasi iba yung ability na kayang gawin ng card na to. So, dito sa mga cards na to, ang i-build ko sana is yung damage. So, alin yung pipiliin ko? And then, sa back cards, daan na natin ulit. So, pinagsama-sama ko ulit. Alin dito yung mga attack cards. So, nandito si Goldfish, si Perch, si Blue Moon, at si Anemone. And then, dito naman, sa mga parang utility cards natin and defense. Nandito si Sponge, may 60 na defense. At nandito si Hermit, na pwedeng i-target ang kahit sinong ally mo and manigate yung attack dun sa targeted ally na yon. So, given na ito, kita na natin ngayon yung combination. Ano yung ifo-form ko ngayon? Na damage dealer. Eto guys, syempre hindi nyo kailangan sundin to, no? And comment lang kayo kung ano sa tingin nyo, given na back and tail cards pa lang ang alam natin ngayon, ano sa tingin nyo ang bubuin nyo or magandang combination? So ako, ang pinag-iisipan ko ngayon talaga is itong si Perch and ang buntot niya dapat si Nemo. Merong ibang combination pa, like yung mga nakita natin si Koi. Koi and Nemo, pwede din. Kasi 2 din yung energy nun. Tapos si Nemo, 0. Tapos makakuha ka ng additional card. So, kailangan lang talagang pag-isipan. And remember guys, yung kagandahan naman ng Axis, depende sa tira mo. Pag na-strategize mo na ng maayos, kung ano yung gagawin mong combination ng cards mo pag titira ka, magiging super effective naman yon. Pero for me, ito yung choice ko ngayon, si Perch and Nemo para sa gagamitin kong damage dealer. Ngayon, para naman dun sa mid na Aqua, ito yung pinag-iisipan ko pa din. Meron dito si Anemone, kasi ito pwede itong may chance to na maging tanky, tapos meron pa siyang damage na dinideal. So may 50 ako na attack, tapos magkukuha pa ako ng 20 na HP kung meron na akong bawas sa HP ko. And another one is si Hermit, target any ally, negate 1 next. Kasi ito, kung papatay na yung plant ko sa harap, pwedeng dun ko ipasa yung Hermit na power. And makikita natin kung ano yung impact nun. Pero syempre, lalabas pa lang yung rules kung ano ba talagang ibig sabihin itong negate 1 next attack on targeted ally sa mga susunod na araw. And ang i-combine ko dito, sorry guys, pero ako medyo partial pa din ako dito sa Nemo, especially now, na hindi pa natin alam kung paano ang energy distribution dito sa Origin. So for now, susugal muna ako dun sa mga naka-zero energy. So sa ngayon, ang tinitingnan ko, madami ba akong Axie na may mga ganitong combination. And kung wala, ito yung tinitingnan ko sa marketplace at sinasnipe ko ngayon, especially yung mga mabababang cost na Axie. Kung hindi pa kayo nagvivisit sa marketplace, makikita nyo madami doon na nasa below 1,500 na good Axies na. So kung pinag-iisipan nyo pa din kung good ba or pangit na pumasok, depende pa din talaga kasi yun. Kasi right now, pwede ka nang makabuo ng team ng below 10,000 na maganda na yung team na yun. Kung sarili mo yung team na yun, kahit piso pa lang yung SLP, siguro mababawi mo din yun in 2 or 3 months. Pero guys, ang ilalabas na pera dapat hindi inutang, dapat inipon to. And yung hindi ka iiyak kung sakaling biglang mawala si Axie Infinity. Kung naman hindi mo kayang bumili ng sarili mo, mag-apply ka na lang ng isko sa mga ibang managers. So guys, yun lang for me. Recap ko lang, damage dealer. Gusto ko sana si Perch and si Nemo. And for mid ko naman, gusto ko yung combination ng Anemone plus Nemo o kaya Hermit
plus Nemo. But later on, maglalabas tayo ng bagong video kung ano yung tingin ko na baka mas maganda pang combination kapag meron ng horn and mouth guards. So yun lang guys, I hope may natutunan kayo. And don't forget to comment kung ano sa tingin nyo yung magandang aqua na dapat kong bilhin. Baka makatulong dun sa mga binubuo kong team ngayon. So that's all for now. Thank you. This is Manager signing off. Bye!